Isang pinagpalang gabi, lalo't higit ngayong kaarawan ng simbahan, Linggo ng Pentecostes. At habang tayo ay nalapit sa pagkatapos ng araw na ito, ating pagnilayan ang paglapit ng Diyos sa atin. Sa halaga ng Pentecostes, bumaba ang Espiritu Santo at naroon mas naramdaman natin, mas naging totoo ang presensya ng Diyos. Kaya naman sa ating pag-uusapan ngayon, sa ating TBT, ay ating pagdinilayan ang paglapit na ito ng Diyos. Kaya nga, ang ating topic mula sa idea or thought na God approaches as men, topic number 3, the big reveal. Itong mga panahong ito na marami ang nananatili sa tahanan at talagang nagsisikap na manatili sa tahanan ay may mga libangang nagawa. Siguro yung iba ay, nagawa ko pala ito. Kala ko di ko kaya. Siguro ay yung iba tumutok sa mga paboritong pelikula o kaya ay may nalamang magandang pelikula. Kaya naman ay series na inabangan, sinundan o binalikan sa pinakaunang episode at tinuloy-tuloy ang pagpapanood nito. Yung ganitong uri ng ugali ay pagpapakita na meron tayong inaabangan sa kada part ng mga palabas na gusto nating makita, mapanood. Yung pag-aabang sa tinatawag na big reveal o yung napakamahalagang bahagi na bubuo sa lahat ng detalye ng kwento. Yun yung big reveal. Kaya ating pagnilayan ang mga bagay na ito, kaalinsabay ng pagtingin kung paano lumalapit ang Diyos sa atin. Ating pagnilayan maya-maya itong salitang revelation na related, no, yung reveal is related to revelation, and God reveals himself to us, and his fullest revelation is Jesus Christ. Ngayon ating tingnan ano ang sinasabi ng Youth Catechism. Sa question numbers 5, 7, and 10, ating magsisikapan itong pagnilayan. Question number 5. Sabi rito, why do people deny that God exists if they can know Him by reason? Ang sagot ng Youth Catechism, to know the invisible God is a great challenge for the human mind. Many are scared off by it. Another reason why some do not want to know God is because they would then have to change their life. Anyone who says that the question about God is meaningless because it cannot be answered is making things too easy for himself. Yung hamon sa limited mind ay ang katotohanan ng unlimited God, invisible God. Kaya nga sabi rito, it is a great challenge for the human mind. Sapagkat ang ating isip ay limitado, meron itong hangganan, meron itong boundaries. Tapos ang iisipin ng human mind ay yung unlimited God or invisible God. Talagang napakalaking great challenge nito. At sinasabi nga ng Catechism, marami, hindi lahat, ang natatakot sa gantong katotohanan sapagkat sa basic na understanding of God, mayroong agad connection yung goodness doon. Kapag ka nakilala ng mga tao kung sino ang Diyos, sabi rito, ang isang challenge ay they have to change their life. Yung pagbabago, kailangan nilang gawin ito. Kaya nga, no, anyone who says that the question about God is meaningless, pagka sinabi nating walang halaga ang presensya o katotohanan ng Diyos, ay ginagawa nating madali ang lahat para sa ating bagay. Ito yung sinasabi ng Catechism sa atin.
Punta tayo sa question number 7. Why did God have to show himself in order for us to be able to know what he is like? Sagot, men can know by reason that God exists, but not what God is really like. Yet because God would very much like to be known, he has revealed himself. By reason pala sa ating pag-iisip o sa ating patuloy na paghahanap sa katotohanan, kaya nating makilala o malaman ang Diyos. Pero, sabi rito, but not what God is really like. Ibig sabihin ay hindi buong buo ang mapoproduce ng ating human mind. Hindi totally, sabihin natin, kilalang 10 times ang Diyos agad-agad. Hindi, sapagkat limited nga ang ating kaisipan. God did not have to reveal himself to us, but he did it out of love. Just as in human love, one can know something about the beloved person only if he opens his heart to us. So too, we know something about God's inmost thoughts only because the eternal and mysterious God has opened himself to us out of love. From creation on, through the patriarchs and the prophets, down to the definitive revelation in his Son Jesus Christ, God has spoken again and again to mankind. In him, he has poured out his heart to us and made his inmost being visible for us. Isang supporting na thought dito, God did not have to reveal himself to us. Tila ba hindi naman talaga kinakailangan, pero ginawa niya ito dahil sa pag-ibig. At katulad noong human love, mas na-appreciate natin, mas nakikilala natin ang ating minamahal kapag ka ito ay nagpapakilala sa atin, pag ito ay totoo sa atin. Kaya kapag ka ang isang kapwa ay totoo sa atin, talagang natatanggap natin siya. At yung pagtanggap na yon ay expression ng ating love sa kanya. Parang ganun ang Diyos. Sa kagustuhan niyang magpakilala dahil sa pag-ibig, ginawa niya ito. Hindi naman kinakailangan, pero dahil nga sa pagmamahal sa atin upang tayo ay mapangalagaan at tayo ay mapalapit sa kanya at siya ay mapalapit sa atin, ginawa niya ang revelation o pagpapakilala na ito. Punta tayo sa third question. Question number 9. What does God show us about himself when he sends his Son to us? God shows us in Jesus Christ the full depth of his merciful love. Through Jesus Christ, the invisible God becomes visible. He becomes a man like us. This shows us how far God's love goes. He bears our whole burden. He walks every path with us. He is there in our abandonment, our sufferings, our fear of death. He is there when we can go no farther, so as to open up for us the door leading to life. Yung pagkilala natin, pagtingin kay Hesus Kristo, tila pag-obserba sa kanyang mga ginawa, sa pakikinig natin sa mabuting balita, doon unti-unti nagiging malinaw sa atin yung invisible God. At nagiging visible ito sa atin. Nakikita na natin ang Diyos sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Sapagkat si Jesus na katulad natin, naging tao, ito ay pagpapakita noong walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Kaya pati yung karanasan natin ng suffering ay naranasan ni Jesus. Yung karanasan natin ng abandonment, yung mga takot, yung mga negative vibes, mayroong mga pagkakataon na naranasan din ito ni Jesus. At ito ay pagiging kaisa niya sa atin at nang malaman natin na malapit pala ang Diyos. May binanggit dito si Pope Benedict XVI,
isang quotation. Napakaganda. Sabi rito, in Jesus Christ, God took on a human face and became our friend and brother. Sinabi ito ni Pope Benedict XVI noong September 6, 2006. And last, question na pagninilayan natin, number 10, with Jesus Christ, has everything been said? Or does revelation continue even after Him? Sagot, in Jesus Christ, God Himself came to earth. He is God's last word. By listening to Him, all men of all times can know who God is and what is necessary for their salvation. Si Jesucristo ang kabuuan ng revelation na ito. With the gospel, sabi rito, of Jesus Christ, the revelation of God is perfect and complete. To make it comprehensible to us, the Holy Spirit leads us ever deeper into the truth. God's light breaks so forcefully into the lives of many individuals that they see the heavens opened. That is how the great places of pilgrimage, such as Guadalupe in Mexico or Lourdes in France, came about. The private revelations of visionaries cannot improve on the gospel of Jesus Christ. No one is obliged to believe in them, but they can help us understand the gospel better. Their authenticity is tested by the church. Yung revelation ni Jesus Christ ay buong-buo na ito. Nagpapatuloy ba ito? Nagpapatuloy na ibinabahagi ng mga tao na nagkakaroon ng private revelations. Kaya nga naging halimbawa dito, yung mga specific persons na involved sa revelation na ito na nagpatuloy o paglilinaw na si Jesucristo ang kabuuan ng paglapit, pagiging totoo, pagiging visible ng Diyos sa atin. Kaya hindi sinasabi na kulang pa ba yung revelation ni Jesus Christ kung bakit mayroong mga gantong miracles or events. Hindi. Yung mga private revelations na ito ay pagsuporta doon lamang sa kabuuan ng revelation ni Jesus Christ. Balikan natin yung ating pinagnilayan na salita. Reveal is related to revelation. God reveals Himself to us. His fullest revelation is Jesus Christ. Kung pinag-usapan natin noong topic 2, yung cravings, paghahanap, si Jesucristo na ang kabuuan noong hinahanap na longing o hinahanap na resulta ng longing ng tao. At yun na yung talagang magbibigay sa atin ng greatest satisfaction. Tingnan natin sa mismong salita ng Diyos. Ayon sa Ebanghelyo, ayon kay San Juan, unang kabanata, versikulo 18, sabi rito, kailanmay wala pang taong nakakita sa Diyos, ngunit ang natatanging Diyos na pinakamamahal ng Ama ang nagpakilala sa Ama. Tama, wala pa nga namang nakakita sa Diyos sapagkat basically ang idea nito, kapag nakita mo na ang Diyos ay tila tapos na ang iyong buhay dito sa mundo. Sabihin ay kapiling mo na ang Diyos sa kanyang kaharian sa langit. Pero sa pamamagitan noong natawag na natatanging Diyos na pinakamamahal ng Ama at ito ay si Jesucristo, siya ang nagpakilala sa Ama. Tingnan natin yung verse mula naman sa UCAT Bible. Same gospel reading pa rin. From the Gospel of St. John, chapter 1, verse 18. Sabi rito, no one has ever seen God. The only begotten Son, who is in the bosom of the Father, He has made Him known. Kaya yung binabanggit dito sa Filipino version na natatanging Diyos na pinakamamahal ng Ama, yun ay ang only begotten Son. At yun ay si Jesucristo. Punta tayo sa mga challenges
sa ating mga napagnilayan. Una, pray. Find time to attend Mass one additional day this week as a way of saying yes to God's revelation of Himself in Jesus Christ. Kalawa, learn. Assignment. Read John 17 verse 1 to 26. Think about how Jesus' words there reflect His being, the fullest revelation of God. And last, decide. Think about what God's plan is for your life and decide that you want to do whatever God wants you to do. Ito ang ilan sa mga bumubuo sa ating pagnilayan ngayon about the approach of God for us men and the big reveal which is found in Jesus Christ. Bilang maikling pagbabahagi, ako ay mayroong ilang mga kaibigan na mentally challenged pagdating sa paniniwalang ito ng presence and truth about God because we cannot really see Him. Walang specific na physical description ang Diyos. Kaya sa pamamagitan talaga ni Yeso Cristo, nagiging totoo ang Diyos. Mayroong akong ilang mga kaibigan na estudyante na talagang ito yung nagiging struggle nila on how to grasp the idea or thought about God. Pero ako, sabi ko, hindi kinakailangang ipilit ang isang bagay na ito sapagkat ang revelation na isang proseso at gayon din ang ginawa ni Jesus, dumaan siya sa isang proseso. Hindi magic ang pagkakasilang sa kanya. Hindi madali. Dumaan sa maraming pagsubok, mga kaligayahan na nagbigay sa atin ng pag-asa. Pero ito, sa kabuuan ito, ang kaduluduluhan ay ang pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos. Ikaw ba, bilang isang kabataan o bilang isang mananampalataya, paano mo nakikita o naranasan ang presensya ng Diyos sa araw-araw ng iyong buhay? Itong ating bauning pagninilay habang tayo naghahanda sa pagpapahinga ngayong gabing ito. Bilang pangwawakas, ating pakinggan at sabayan, sundan ang panalangin mula sa Psalms chapter 139. Ang panalangin, "You search me and you know me." O Lord, you have searched me and known me. You know when I sit down and when I rise up. You discern my thoughts from afar. You search out my path and my lying down, and are acquainted with all my ways. Even before a word is on my tongue, behold, O Lord, you know it altogether. You formed my inward parts. You knitted me together in my mother's womb. I praise you, for I am wondrously made. Wonderful are your works. Your eyes beheld my unformed substance. In your book were written, every one of them, the days that were formed for me, when as yet there was none of them. How precious to me are your thoughts, O God! How vast is the sum of them! Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The thoughts are now being taught. Let us share it with our peers. Have a blessed night and have a good rest.